minus and plus natin. This is for the volume. Tapos ito naman, pwede natin to gamitin paglipat ng channel. Kumbaga pag gusto mo mag-switch ng next music. So ito, dito natin na-adjust yung volume natin. Pwede mo siya i-connect via Bluetooth, pwedeng LAN, via aux. So pwede mo siyang i-direct connect yung mga devices natin. So yun bro, dito, makikita mo dito yung minus and plus natin. This is for the volume. Tapos ito naman, pwede natin to gamitin paglipat ng channel. Kumbaga pag gusto mo mag-switch ng next music, pwede natin gamitin to. So yan. So this, ito, naka-radio pa lang siya, kaya napapalitan siya ng radio. So, yun bro. And then dito naman sa right, andito yung pang-answer natin ng calls. Basta naka-connect sa Bluetooth yung phone natin, masasagot natin yung calls. Yan. So, dito naman, dito natin makikita yung head unit natin. So, this is the head unit. Tapos bro, ito yung home natin, home button natin. So, pwede mo rin siyang galawin. Although soft touch siya, papapunas. Although soft touch siya, tapos pwede mo rin gamitin yung mode dito. So pwede ka rin mag-switch dito. Tapos bro, dito naman, dito sa head unit natin, pwede mong manual na gamitin. So manually pwede kang mag-select dito. Kung gusto mo Bluetooth dito. So ayan, may Bluetooth settings lang tayo. Kailangan mong naka-pair yung device natin. So dito naman bro, dito naman sa right side natin, nandito yung wiper natin. So pagbaba natin dito, ito yung number 1 natin sa wiper, yung pinakamabagal. So number 2, pababa ng konti, yun yung kasunod ng medyo mabilis na. And then number 3, sobrang bilis na. Advisable yun during heavy rains talaga. So dito naman sa left side natin, sa dito mo makikita yung ilaw natin. So dito nakalagay yung unang twist natin dito, mapapansin mo mamaya naka-park light 'yan. Tapos second twist natin dito pag ganun, doon na mabubuksan yung headlight niya. So pagpatay ganun din. Then dito naman bro, yung fog lamps natin dito. 'Yan. So dito mapapansin mo, ito yung sa babang ilaw yung fog lamps natin. Tapos bro, dito naman yung signal turns natin. Pag dinan ito mo, tinik mo pataas, turn right, tinik mo pakaliwa, turn left. So yun. So ano pa ba? Ayan. So headlight, park light, so fog lamps. Tapos bro, dito naman, yun, by the way bro, I forgot to mention kanina. Ito, newly tint lang siya. So kung mapapansin mo, medyo malabo pa. So ano pa lang siya, healing process pa lang ng tint niya. Ngayon bro, I advise na huwag mo muna siyang ibaba for 5 days. Pinakamatagal ay 5 days. So pwede mo na ibaba yung windows for after 5 days. Lalalak nga ba yun dyan? Yes bro, oo. Para maiwasan yung mga passengers na mabuksan yung bintana natin. Para maiwasan natin kasi may tendency na magkulubot yan kasi bagong tint lang. That's why hindi pa siya namin, hindi pa kinat ngayon ng accessories namin. Pwede ka naman bumalik dito bro, pag may free time ka na ulit, then cut natin ng dito sa ano, sa salamin, sa side mirrors. So yun bro, dito naman makikita mo, dito sa toggle shift natin, dito, ito yung adjustan natin ng side mirror. Kung papansin mo, depende sa vision na prefer mo, pansin mo nagalaw siya, adjust nyo na lang mamaya, depende sa vision na prefer nyo. So pag i-move lang natin pataas, syempre tendency nung pataas din yung side mirrors natin. So left, yun, left, this is for the right, and ito naman yung sa left. Yan. So ito naman bro, ito yung power lock natin. So pag alis na tayo, biyahe na tayo, power lock, lahat ng doors yan automatic maglalock and unlock. Okay. So dito naman sa shift knob naman natin, sa steering naman natin, dito naman sa cambio natin, sa shift natin. So every time na mag-shift tayo bro, mag-apak muna tayo sa brake, then nasa regular drive na tayo, since hindi tayo tatakbo kasi naka-brake ako, tsaka naka-handbrake tayo. So yun, ito yung park, reverse, makikita mo dito bro, sa hindi sa MS ano natin. So naka-reverse tayo, tapos neutral, dito, naka-letter N. Dito ang regular drive. Yan. So dito naman bro, kung mapapansin mo, para saan to? Dual transmission. So ito, I advise, tulad na sabi ko sa inyo before, I advise this pag gusto mo i-power mode. Kung gusto mo hatawan, yung mabilis sa takbo, tatakbo tayo sa expressway, mga ganun.
itik mo lang yan pag ganyan. Nakalagay dito yung ano natin, indicator natin na may 1. Pag mag-shift ka ng accelerator, 2. So hindi lang siya igaganan mo lang, bro. Yan. So makikita mo dito. Ay, hindi lang siya 1 and 2, no? Yes, bro. Hanggang 4th gear siya. So yun. Hanggang 5th pala. Sorry, hanggang 5th gear. Yan. So, yun. Advisable yun pag mag-overtake tayo sa mga trucks. Pag nabibitin ka sa regular drive, ramdam mo yung arangkada nun pagbitin ka. So ipapalo mo ng ano yan. Kaso, ang disadvantage nun, bro, fuel consumption. Oo. Mas mahagad sa gas. So, syempre, tulad na sabi ko, mas maganda talaga na safe lang tayo. So, dito lang tayo sa eco mode, sa regular drive lang. Kunyari, sa chill drive lang. Lalagay ko sa 5th gear, tapos binalik ko sa normal drive. Ano, bro? Diba? Oo, nasa 5th gear. Nandito. Tapos regular drive. Okay lang. Walang problema. Tapos babalik na yun. Tapos pagbalik mo ulit dito sa manual, mababasa niya yun based sa taksa, bilis ng takbo mo, sa kilometers per hour mo. So kung mga nagre-range ng 120 to 140 kilometers per hour yung takbo mo, tendency no, nasa 5th gear pa rin siya. Pero every time na pagbawas mo sa pagbawas ng acceleration mo, bababa na rin siya. Makikita mo dito nasa number 2 na lang, or pag nag-stop ka, pagbalik mo sa ano, number 1 na ulit. Okay. Ayan. So ito naman yung handbrake natin. So yun nga, every time na mag-handbrake tayo, press brake lang din para mas madaling tanggalin yung handbrake niya. So yun. Tapos dito naman ito yung mga ilaw natin, kung gusto mo, automatic na pag nagbubukas ka, automatic yan. Ayan. So ito, ganun din ito. Ayan. Sa-setup ko lang na ganyan. Ayan. So automatic mamamatay na yan. So pwede mo i-turn off yan kung depende sa preferability mo. So yun, ano pa ba? So yun, tulad na sabi ko, 3 SRS airbags to. Dalawa sa passenger, dalawa sa driver, isa sa passenger. Oo. Tapos seatbelts natin, ano pa ba? Ito yung ano natin, charging port natin, bro. Pwede kang mag-charge dito. So mataas na ang volt nito, 12 volts na to. Ibig sabihin, mabilis na mag-charge dito pag gusto mong mag-charge ng sa cellphones. Tapos dito naman, bro, sa aircon natin, ito yung temperature natin, ito yung fan natin. Tapos ito naman yung pag gusto mong may aircon sa paa. Yan. Pero okay lang kahit sa taas. Tapos compartment natin. Bro, check natin yung likod. Tapos, bro, labas tayo, check natin kung works lahat.